Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, bago po ako magpatuloy ang aking pong pagbigay galang sa ating pong, ano yon? Salamat, salamat. Mamaya, kukunin ko yan. Ayan, ang aking pong pagbati muna. Salamat. Alam nyo, umikot kami kahapon sa Kalbayog, sa Katbalogan, sa Katarman. Ganon din yung sinasabi ng napakaraming tao na hindi sila bayad. At ang sagot ko po sa kanila, hindi lang sa hindi kayo bayad, pero abonado pa kayo. So, sino ba dito yung mga abonado? Ako yun! Halos lahat. Pero ito, bakit pumapayag kayo na abonado na nga kayo, naiinitan pa kayo, tumatagal pa kayo nakatayo? Ayun, dahil sigurado ako na naiintindihan nyo kung gaano kaimportante yung darating na eleksyon. Alam ko po na dito sa inyo, hindi ganon kadali mag-organize. Kaya nga po, sobrang nakakataba ng puso na kahit mahirap gumalaw, nandito pa din kayo. Yeah! At handang-handa magsakripisyo. Tinitingnan ko ngayon, nasa likod lang ng isip ko, ganito pala ang itsura ng pag-asa. Yes! Ganito pala ang itsura ng pagmamahal sa ating bayan. Na kahit mahirap, kahit mainit, kahit nagagastusan tayo, lumalaban pa din. Di ba lahat na laban? Lahat na laban, pag pinaghirapan, napakasarap ang katapusan. Kaya po nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa RPC Leyte. Maraming maraming salamat kina Jeneline, kina Marco, yung lahat pong kabahagi, yung iba't ibang mga volunteer groups na napapaloob sa RPC Leyte. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Kasama po natin ngayon si Councilor Jerry Uy. Maraming salamat, Jerry. Kasama din po natin yung ating kandidato for Councilor sa Tacloban City, Neil Clova. Maraming salamat. Nandito din po yung aking kaibigan from way back, si Eugene Ong. Former Vice Governor Minette Bagulaya. Maraming salamat. Nakita ko po si Ma'am Minette sa likod. Gusto ko din pong pasalamatan ang maraming mga grupo, Youth for Lenny Leyte. Maraming salamat sa inyo. Isang Bayan, Leyte Chapter. Maraming salamat sa inyo. Nandito din po Filreca, nandito din AgriPartilis, nandito din Akbayan, nandito din yung Leytenios for Lenny, nandito yung Magdalof Partilis. Maraming maraming salamat sa pagtsatsaga, sa pagsasakripisyo. Kanina po, hinihintay ko si Senator Kiko nagsasalita sa likod. Nandun ako sa likod, nagsasalita siya dito sa harap. Namamangha ako kasi memorize na memorize niyo yung gobyernong tapat.
ang at buhay lahat. Pero ano po yung gustong sabihin ng gobyernong tapat? Yun po yung pinapangako namin sa inyo. Isang pamahalaan na hindi nakaangkla sa bulok at luma ng klase ng politika. Pero isang pamahalaan na bibigyan kayo ng matitino at mahuhusay na lingkod bayan. Dahil ang paniniwala po namin, ang pagbabago mararamdaman lang natin pag binago natin ang daloy ng ating pamumuno. Maaasahan lang nating umangat ang buhay ng lahat pag siniguro nating malinis at mahusay yung ating pamamahala. At yung sa amin po, hindi lang ito pangako, hindi lang po ito plano, pero buong buhay ko, ito na yung aking pinaglalaban. Kahit po wala pa ako sa politika, ang aking advokasya, pagkaanin na yung buhay ng mga nagdadaan sa matinding kahirapan. Noong ako po congresswoman pa lang, kahit po congresswoman ako sa Kamakinesur, nung nag-typhoon Yolanda, pabalik-balik po ako dito. Pabalik-balik po ako dito kasi marami po kami mga lugar dito na tinutulungan makabangon muli. Noong 2016 elections po, noong 2016 elections, alam nyo, talo po ako dito sa inyo. Maraming salamat. Pero kaya ko lang naman yun sinasabi. Hindi sa akin mahalaga kung nanalo o natalo ako sa isang lugar. Dahil nung ako po nakaupo na bilang Vice President, wala na akong tiningnan na kulay. Basta kinakailangan ang aming tulong, andyan po kami parati. Marami pong mga krisis na dumaan. Naalala ko ako mismo yung pumunta noong nagkaroon ng lindol dito noong 2017. Noong nag-typhoon Dante, Typhoon Odette, nagkaroon po kami ng relief operations dito. At hindi lang po yun. Medic, baka gusto niyong iusog siya dito? Bigyan niyo ng tubig sa kapaypayan. Nandito po, nandito sa harap. Sandali ah, asikasuhin mo. Dito kahit ay doon ba? Doon ba'y dadaan? Mas mahaba doon. Mas mabuti dito, mas maiksi yung daanan. Pabigay lang po ng konting daan. Ayan. Maraming salamat po. Ito po sinasabi ko sa inyo kanina, na kahit hindi po tayo nanalo dito, nung tayo ay umupo bilang Vice President na, opo ma'am, sandali po. Akala ko ma'am kailangan ulit ng medic.
Pasensya na, pasensya na. Nung ako po nakaupo na, siniguro ko po na pagkailangan kami andito. Gaya ng sinasabi ko dito sa inyo kanina, yung lahat na sakuna na kailangan kami, andito po kami. Nung nagkaroon po ng pandemic, tuloy-tuloy yung pagbigay namin ng mga PPE sets, ng mga medical supplies, kahit po dormitory for frontliners, ginawa po natin yon dito sa inyo. Nung pagkaupo po natin, marami po tayong mga livelihood programs na dinala dito sa lalawigan ng Leyte. Nagkaroon din po tayo ng medical assistance program sa dalawang ospital. Isa po dito sa Palo, yung Cystosomiasis Control and Research Hospital. Naglagay po tayo doon ng 2.5 billion pesos. At sa Eastern Visayas Regional Medical Center sa Tacloban, naglagay po tayo ng 14 million pesos. Para po yung mga taga dito sa inyo na kailangan ng tulong sa pambayad ng hospital expenses, hindi na kailangan pumila sa aming opisina, diretso po dito, diretso din yung assistance. Nagpatayo din po tayo in partnership with AGAP ng 2-classroom building sa Leyte. Nagpatayo po tayo ng water system sa bayan ng Baybay. At marami po tayong sa bayan po ng Barugo. Meron po tayong, meron ba dito mga taga Barugo? Meron ba dito mga volunteer tutors sa ating community learning hubs? Meron. Meron po tayong 3 community learning hub sa bayan ng Barugo. At kaya ko po ito kinikwento sa inyo. Dahil pagdating ng eleksyon, marami yung pupunta dito magsasabi, mahal ko ang Leyte. Pero pag eleksyon kasi lahat nagmamahal sa atin. Kaya sa akin lang po, ang dapat na tinatanong natin, at ito po yung sukatan, kung kahit tapos na yung eleksyon, mamahalin pa din tayo. Ang magiging sukatan, medic? Pabigay lang po ng space, please. Baka po yung may mga hawak na tubig dyan, uminom po tayo kasi matindi yung init. Pabigay lang po ng space. Ano yon? Sino ang may extra tubig? Kailangan din daw po dito. Ayan, babasahin ko na to kasi baka i-medic din ito. VP Lenny, hindi ako hihinga hanggat hindi mo to nabasa. Ayan. Ako po, itutuloy ko lang yung sinasabi ko. Kaya ko po ito sa inyo sinasabi. Dahil ang pinaka malalim na sukatan, kung talagang minamahal kayo, hindi sa panahon ng eleksyon. Ang magiging sukatan po natin kung talagang aasikasuhin kayo, minamahal kayo, kung nung walang eleksyon, nagpapakita sa inyo. At hindi lang po nagpapakita dahil pupunta pag may okasyon. Pero pinaparamdam ang pagmamahal sa inyo sa paraan ng pagtutulong. At ito po yung aking pakiusap na bawat magsasabi na mahal nila yung mahihirap, bawat magsasabi na ayaw nila ng korupsyon, hingian po natin ng resibo. Kami po, ano yung resibo namin? Gaya ng sinabi ko kanina, kahit po talo ako dito, nung wala ng eleksyon, tuloy-tuloy yung aming pagtulong.
Marami nga sa inyo, hindi naman alam yung aming tinutulong kasi ginagawa po namin yon sa tahimik lamang na paraan. Pero ang resibo nandyan. Pag sinabi po namin na ayaw namin sa korupsyon, mahaba yung aming resibo. Sa 9 taon pong kabahagi ako ng pamahalaan, ni isang beses na dawit ako sa katiwalian. Pareho po kami ni Senator Kiko. Si Senator Kiko mas matagal na sa pamahalaan kesa sa akin. Pero ni minsan, hindi nabahira ng pangalan ng korupsyon. Ngayon po sa Office of the Vice President, ano yung aming resibo? Sunod-sunod na taon, nakukuha po namin yung pinakamataas na COA audit rating. Hindi na po kami yung nagsasabi na malinis yung aming pamamahala, COA na mismo. Kaya po kahit sinong pupunta, lahat po kami magsasabi ng plataforma, lahat kami magsasabi ayaw namin ng korupsyon, lahat kami magsasabi mahal namin ang Leyte. Pero lagi't-lagi, hanapan po natin ang resibo kung paano kayo minahal. Matuto na po tayo. Ang pagpili ng Pangulo kada 6 na taon lamang. Ano po yung gustong sabihin nito? Ang gusto pong sabihin nito, ang pagpipili ng Pangulo, hindi na lang ito pagpili na gusto nating kandidato. Pero ang pagpili po ng Pangulo, ang dinidesisyonan natin, anong klaseng gobyerno ang gusto nating mamayani sa ating bayan. Kaya sana po, huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. Marami sa inyo ngayon, first-time voters. Lalong-lalo na po sa first-time voters. Siguraduhin po natin na sa unang pagkakataon na boboto tayo, hindi natin pagsisisihan yung ating boto. Napaka makapangyarihan, kahit po isang boto lang tayo, napaka makapangyarihan ang ating boto dahil ito yung kontribusyon natin. Meron ulit? Meron? Nandun po sa may tent? Bigyan po natin ha? Space. Ayon. Maraming salamat. Nakakatawa naman yon. Mga hindi papadaanin sa San Juanico Bridge for Lenny. Talaga mo! Talaga naman! Okay. No such thing as a Marcos country. Sa atin po, eto lang. Alam nyo po, pag umiikot ako sa amin sa Bicol, eto po yung sinasabi ko. Sana hindi nyo ako bobotohan dahil Bicolano ako. Pero bobotohan nyo ko dahil ang tinutulak kong klase ng pamahalaan, yung pamahalaan na gusto nyo. Hindi po tama na nagbumoboto tayo dahil sa lugar na pinanggalingan natin. Pero dapat boboto tayo para sa kinabukasan natin. Ano yon? Ano to? UP TAC SC4 Lenny Kiko? Ayan, AFAM Hunters for Lenny. Tama raw, times Iska, besties for Lenny.
Nako, mind doctrice siya. Ayan, Lenny pa-selfie para Lenny na rin tita ko mamaya. Ayan, pakinggan nyo to. It's not too late to switch to Lenny. Yes! Ayan, di bale maging takot sa commitment, wag lang maging takot sa BIR. Gobyernong tapat para sa ating anak. Mommy's for Lenny. Ano yon? Ang layo mo. Lapit ka dito. Ayan, Taurus babies for Lenny. Afam hunters for Lenny. Sa gobyernong hindi tapat, respect my opinion ang sabat. Ano to? Dako, aktang for Lenny. Ano ba yan? Future vets for Lenny. Mga nanganganib this sem for Lenny. Sa gobyernong tapat, magkakajowa ang lahat, asan yung para sa akin? Mga waray, tuguti, asyakin, padara nala ang placard for Lenny. Ano to? Anwaray, tuguti, Athena, Grace, Raagas. Hindi pinayagan yan, BB. Ah, okay. Yes. Pareho po sa Bicol. Ang payag sa amin, tugot din. Tugot, right. Ayan. Future graduates for Lenny. Mga magrasa for Mami Lenny. Ah! Yeah! Ano pa sasabihin? Magrasa is masasarap! Mga masasarap! Ayan! Kahit may oral revalida, tatakas pa rin for Lenny. Yeah! Wow! Wag, kasi dapat good influence ako sa inyo. Tama nga naman. Ano to, ready for combat sa gobyernong tapat. Bi-monthly pero nasa rally. Med students for Lenny. Yay! Pamangkin ng BBM supporters for Lenny. Yay! Ano to, Lenny is proud. Waray, waray mangawat, waray manguwat. Yeah! Hindi nagnakaw, hindi rin nangloko or nangloko. Ayan. Future Nightingales for Lenny. Woke Waray Nons for Lenny Kiko. Backlogs sa Akats for Lenny. The future is female. Rewrite the stars, not rewrite history. Grabe, parang hindi ko mauubos yung placards yun. Napakarami. Kaya maraming salamat. Woo! Mga palaging postpone ang diet for Lenny. Ako yan! Ako din yan. Ano to? Magmuok for Lenny pero bumuhat him early. Mahal ko po siya. Mga hindi paboritong anak. Registered social workers for Lenny. Philippine Science High School for Lenny. Teachers for Lenny. Meron kang fan dito. ICA stands for Lenny. President Lenny, wala bang 500 each dyan? APEC party list, maraming salamat. Lahat ng linemen ay Lenny man. Salamat, maraming salamat. Respect my onion, malabo aking eyes, pero kay Lenny I can see clearly, Pilipinas will rise. Ayan. Gagamitin para sa UVP ang 100%. We're about to paint the town pink.
In the most difficult times, resibo ang resiliency. Ang Leyte, kagaya mo, Lenny. Ano yon? Kay Lenny at Kiko, kulay rosas ang ani ng bukas. Hello, pagkain! Ayan, ang ihingi natin ng tulong, hindi lang sa akin, pero sa akin, Vice President. Palakpakan po natin, Senator Kiko Pangilinan. Nandito din po ang ating senatorial candidate, Senator Laila De Lima. Attorney Sunny Matula. Senator Sunny Trillanes. Senator Risa Hontiveros. Attorney Alex Lacson. Dean Chel Jokno. Congressman Teddy Bagilat. Senator Dick Gordon. Ayan. Hindi ko po mababasa lahat dahil pagkatapos po nito, lilipat po kami sa Biliran, lilipat po kami sa Ormoc, lilipat po kami sa Borongan, pero isang pakiusap lang. Ngayon po, magkakasama tayo, kaya masaya tayo. Pero 41 days to go bago mag-eleksyon. Kaya kaya pa ba nating magtrabaho ng 41 days? Kaya ba natin mangumbinse ng ating mga kapamilya? Mga kaibigan? Kaya ba nating palitan ang kasinungalingan ng katotohanan? Dahil pagkaya po natin yan, ang pinakaregalo sa atin, yung klase ng gobyerno na pinapangarap natin. Kaya po, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Woo! Woo! Yeah!